Welcome po sa ating channel, Beck and Tonic. Ito ay isang bagong video naman mga bossing ang ating ipapalabas. May nag-request po sa atin yung diagram nitong ating BMS para pag itatap nyo. Ito yung BMS natin. Ayan. Ayan, nilalapit ko para makita nyo. HX 4S. 4S po yan para sa 32650. Ayan, sa-search nyo lang po yan. Ayan, HX, ayan, 4S, tapos F30, 30 ampere. Ayan, 30 ampere siya. Tapos, yan, makikita nyo dyan na meron nakalagay na B minus, tapos B1, tapos B2, tapos P1 para sa panel, at yun, P plus, positive na panel, tapos ito yung B plus natin, battery, at yun yung B minus, yung battery na negative, tapos ito B3, yan, ito ginawa natin ng ano, diagram. Yan, ginawa natin siya ng diagram para masundan natin na maayos. Yan, sa video natin, mga boss. Ito, yan po. Ito yung battery natin, apat sila, kaya 4S. Apat na baterya na 32650 naka-series. Bali, ito pong BMS na to, pang 32650 siya. Yan, presyo nito 150 hanggang 200. China yung seller. Yan. Pero sa Pilipinas meron din. Yan, tingin lang po kayo sa Shopee at Lazada pa rin. Yan, ito na yung wiring diagram natin mga boss. Sa kaliwa natin, yan, may yung battery natin negative positive, tapos yung pa rin negative positive, negative positive, negative positive, yan. Naka-series sila, connection. Tapos dito sa dulo, yan, negative natin. Yung negative natin tumama dito sa B minus. Yan, papansin nyo, yan, tumama doon sa, mag-connect siya dito sa B minus, yan, battery negative, yan po. Tapos punta muna tayo dito sa dulo, yung positive naman, positive nung dulo, eto, tapos no connection, tapos yan, no connection kasi, yan, meron tayong guwit dyan. Ayan, B plus, yan, battery positive, eto po yun, dito tatakbo yan, yan, pag nag-wiring kayo. Ayan, dyan tatakbo siya. Tapos dito naman, ayan, yung pagkatapos ng isang baterya, pinagsama yung positive at negative. Ayan, dito tayo. Ayan, ito yun. Ayan, B1. Ayan po, B1. Para hindi kayo malito. Ayan, B1, ito yun. Ito siya. Ayan, tumakbo dito sa after nung unang baterya. B1. Ngayon, after ng dalawang baterya, ayun na po yung B2 natin. Ayan, B2 siya. Para hindi kayo malito. Ayan, ganyan lang po kasimple. Yung B2, after nung dalawang baterya. Ayan, positive at negative po yan. Nagkadikit. Tapos, ayun, ayun yung B2 natin. Dito siya nakakonect. Ayan, klaro-klaro naman po yung video natin. Tapos, hanapin nyo lang po yung B3. Ayan yung B3 natin. B3. Ayan. Bababa yan. Dapat dun, after dun sa tatlong baterya. Kaya po B3. Ayan. Ito siya. Ayan. Inangin nyo lang po dyan yan at maglagay kayo ng wire. Pababa. Ayan. Naglagay tayo ng no connection. Ayan. Para dito lang sa diagram. Ayan. Nag-tap po siya dito sa after ng pangatlong baterya. B3. Yung dito, okay na po yun. Ito yun. B+. Ngayon sa panel na po tayo. Ayan yung panel natin. Solar panel. Dito po hindi kayo malilito kasi solar panel, meron siyang nakalagay na P-. Ayan, ayan. Solar panel po, ayan, yung negative natin. Ayan, nag-tap siya. Tapos solar panel na positive, ayun siya, tumakbo siya doon. Ngayon kung mapapansin nyo, dito sa BMS natin, yung papunta sa loob ng bahay, eto na po yun. Eto, papunta sa loob ng bahay, dito na po kayo kukuha ng terminal. Ayan, negative papunta doon sa bahay. At ito yung positive papunta doon sa bahay. Dito po sa solar panel kayo kukuha. Ayan, ito. Ito linya na to. Yung tumama doon sa solar panel natin. Diyan lang kayo kukuha ng linya. Papasok doon sa loob po ng bahay. Ayan. Ito po yun. Ayan. Ayan po mga bossing. Ganun lang kasimple yung ating wiring diagram nitong BMS na to.
for search nyo lang po yan, BMS 432650. Yan. Makikita nyo po sa Shopee at Lazada, merong mall na mga ganito. BMS, yung Dali yata yun. Yan. Maraming mall po. Ito yung pinakamura na nakita ko sa Shopee at Lazada. Ito siya. At sa akin naman, epektibo siya. Hindi ako gumamit ng active balancer. Tapos, hindi rin ako gumamit ng mga kapasitor. Yan, yung iba, meron silang active balancer sa kapasitor. Ito, simpleng-simple lang po to. Ito lang yung ginamit natin. Tapos, plus yung diode. Yan, yun lang. Tapos, yung wiring connection naman po niyan. Ito, yung sample natin. Yan, yun siya. Yan, makikita nyo na... Yan, pababa. Ito yung mga baterya natin. Itatap nyo lang po yan pababa. Yan, tatap nyo lang. Parallel connection po lahat. Yan, pababa. Tatap nyo lang siya. Yan, para hindi kayo malito. Yan, series dito. Pag papuntang kaliwa, papuntang kanan. Yan, series po yan, kaliwa to kanan. Tapos, pag pababa, parallel. Yan. Yan, pababa po, parallel. Hanggang sa... 32 pieces po na baterya. Ito, yung sample natin na nasa harapan. Ngayon dito naman para at least po ayan, naka-wiring na yan. Para makita nyo rin yung kung tama ba yung nasa diagram natin. Ayan, dito muna pala pakita natin, ayan, battery natin minus sa kaliwa. Ayan, battery negative, tapos positive. Tapos ito na naman negative ng battery. Tapos ito na naman positive ng battery. Kaya mapapansin nyo, pinagsama yung positive at negative. Ayan. Sa series connection po, pagsasamahan yung positive at negative pa rin. At dito na naman, positive at negative pa rin. Ayan, pinagsama. Ayan. At dito pa rin po ay positive at negative pa rin pinagsama. Ayan. Nilagyan ko na ng tanda para hindi magkalituan. Ayan. Kasi po, sa mga hindi electronics, sa mga bago po, nagsesetup ng solar system, talagang kumisan mahirap intindihin. Yan, mahirap intindihin yan, malilito kayo. Kaya yung iba nagko-comment na minsan mali-mali yung tinuturo. Yan, pero kung electronic po kayo, may background na kayo sa electronics, sa electrical na rin, yan, yung mga naglilinya ng kuryente sa bahay, sa kanila madali lang pong intindihin to. Yung mga bago po talaga dyan, kumisan talaga mahirap intindihin. Kaya kumisan siguro nakakapagpakawala sila na sinasabi nila mali-mali yung tinuturo. Ayan. Ayan lang po yung comment ko sa inyo. Pero hindi naman ako titigil sa paggawa ng video sa mga yung mga nagsaside comment dyan. Ayan. Wala naman pong problema yan. Natural lang po na merong magagalit at meron nang iinis. Pero ang iniisip ko po, mas marami yung matutulungan nitong video na to. Yung mga mayayaman dyan, walang problema sa pagbabayad na kuryente. Pero yung mga kapos sa budget, ito, pipilitin nilang intindihin ito. O di kaya may interest sila na makatipid sa kuryente. Ito, pag-aaralan nila itong video na to. At kahit paulit-ulit pa yung sinasabi ko, intindi nila yung yung ginagawa ko dito sa video. Yan. Purpose lang po natin, makatulong din 'yun. Kasi yan, sa mga baguhan nga po talagang mahirap maintindihan. Pero tutusin po, simple-simple na 'yan. Yan, basta sundan niyo lang po yung video natin. Ito, balik po tayo dito, mga boss. Yun nga po, negative pa rin. Yan, negative at positive. Yan, dito muna tayo sa battery, gaya nung kanina. Ayan, pakikita ko lang dito yung pagkakatap nila. Ito, bali ito yung negative natin, dulo na. Ayan, nagtap siya dito sa, ayan. Ayan, B minus. Ito yung wire natin, nagtap siya. Kung papansin ninyo po sa gilid, yan, nakatap lahat sila. Negative po lahat yan dito sa unang baterya. Ayan, negative, nakatap lahat yan. Ayan, sa susunod na video natin, pakikita ko, assemble tayo. Dumating na yung mga baterya natin na kumpleto na natin. Ayan. Pag-usapan din natin yung B1, B2 at B3. Ayan, yan po. Balik lang tayo, B minus. Ayan, medyo malabo. Ayan, B minus, nagtap dito sa negative.
ng ating baterya, dulo. Ayan. B minus, tapos yung munang dulo na naman dito, positive. Ayan, makikita nyo pa rin dyan na nakatap po lahat. Ayan, nakatap pa rin sila lahat. Nickel tubing, ayan. Nickel tubing po yung ginamit natin. Ayan, nakatap na lahat yan. Ito yung dulo natin, positive yan. At yun, positive nung ating B plus. Ayan, B plus. B plus siya, yun. Ito yung wire niya. Ito. Ito siya. Yun, tumakbo doon sa ating dulo. Sa kanan, B plus. Ngayon, ito naman po yung sa panel. Panel muna. Ayan. Ayan, may P minus. Ito po, P minus at P plus. Ito yun. Ayan, nilagyan ko siya ng bull para yung positive. Para hindi ako malito. Ito yung papunta doon sa panel. Solar panel po natin. At dito na rin nakatap yung ano, load namin doon sa bahay. Ayan, papasok doon sa bahay po namin yung wiring, yung kuryente. Ito. Ito na po yun. Ayan. Bali yung unang video po natin, doon yung makikita yung setup natin. Panoorin na lang po yung mga naunang video kung paano tatakbo dito yan. Yung mga diode natin. Ito po, next tayo. Yung B1. Ayan. Ito yung B1 natin. Ito, B1. Ayan, nakalagay. Ayan, di lang gano'ng magagip ng camera yung dulo, yung B. Ito po yung B1. Ito, pansinin nyo. After nung isang baterya, ito siya. Ayan. Ito siya, nakatap siya. Ayan. Nilagyan natin ng, ano, ayan. Yung parang terminal. Ayan, yung para at least tutornilyo na lang natin siya. Ayan, naka bolt and nut na lang siya. Tapos B2. Ayan po, yung B1 po after ng unang baterya. Tapos B2. Ito yung B2 natin. Ayan, nakatago lang yung 2. Ayan, B2. Ito naman yung wire natin. Ayan, susundan natin. Ayan, ayan siya. After nung pangalawang baterya. Ito. After nung pangalawang baterya, ito yun, si B2. Yun sa diagram natin. Ayan, B2. At yung B3 po natin, ito, nasa ibabaw. Ayan yung B3 natin. B3, after nung pangatlong baterya. Ayan, 1, 2, 3. Ito yung B3 natin. Ayan, hawakan natin yung wire. Ayan, at ayun po siya. Ayan, tumakbo sa taas. Ayan. Ayan po mga bossing, sana nagustuhan nyo yung video natin. Ito, dito muna po pala. Ayan, parehas lang po yung pagkakatap nila, ganyan. Ayan, lahat siya nakatap. Tapos ito, lahat din niya nakatap. Ganyan din po yung connection niya. Ayan. Lahat siyang pababagan din yung pagkakatap niya. Kakukonek lahat yan sa gitna. At dito rin, nakakonek din po lahat yan. Ayan. Bili lang po kayo niya, nickel tubing. Tapos, kapapansin niyo yung binili ko, ano, yan, may bilog siya. Yan, bilog yung ano. Kasi may, ano po yan, may sukat po yan, yung agwat nitong, ano, baterya. Yan, may sukat po yan. Yan po, channel name, Beck and Toink. Sa susunod na video, pag-usapan po natin yung B1, B2, at B3. Yan po, subscribe po at like, at sana nagustuhan nyo yung video natin. Mga boss, yan. Yan.